Ito. Gusto ko itong desisyon na ito, ha? Maganda ito. Promise. Life. Gusto ko ito. Nagpaalala ang Department of Education sa mga guro na iwasan ang pag-follow sa social media at pahikipag-usap sa mga estudyante sa labas ng paaralan. Yan ay para maiwasan ng sexual harassment at iba pang krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ang isang guro sa base Eastern Samar. Patay po siya matapos saksakin sa dibdib ng dati niyang estudyante. Sexual harassment na dinaranas ng ilang estudyante sa ilang guro ng isang paaralan sa Cavite. Yun, Angkor Wat! Yun! Ang galing mo, Angkor Wat. Angkor Wat ang tawag dun sa Cambodia, ha? Yung mga pinupuntahan dun. Ang galing. Thank you very much for your bright suggestion and answer. Nitong mga nakaraang buwan, ilang eskandalo ang kinasangkutan ng mga guro at estudyante. Isa raw ito sa mga dahilan na nag-udyok sa Department of Education na maglabas ng inamyendang department order kaugnay sa professionalism ng mga teacher. Nakasaad sa kautusan na pinaiiwasan sa mga guro ang pakikipagrelasyon, pakikipag-usap at pag-follow sa social media ng mga estudyante kung wala namang kinalaman sa pag-aaral. Naku po, patay tayo dyan! Alam mo ha, ito ha, nung panahon ko, buti na lang wala pang social media noon kasi yung teacher kong Barbie, ay grabe ho. Yung mga pugi naming mga kaklase, grabe talaga, hinahawakan ng hita, ganun ba? Anong sagot? What's the answer? Pero pag ako, parang ayokong tingnan ako. Talagang pag nakita niya ako, parang galit na galit siya lagi, parang nasira yung mga araw niya. Pero pag mga pugi, yung mga estudyante, hinahawakan dito sa hita, dito. Pinakita yung hita. Hindi, totoo, hinahawakan dito sa hita, tapos what's the answer? Ganun. Magtataka. Ito, walang biro ito. Hindi ako nagbibiro. Baka akala nyo nagjo-joke ako, ha. Itong Barbie kong teacher, alam nyo ko ano? Ha? Math teacher. Ay, ganun ba talaga mga math teacher, Barbie? Yung mga magagaling sa math. Eh, magaling ako sa mathematics noon. Totoo kasi, nanay ko kasi magaling sa math yan, eh. PhD yan sa math, eh. Yung nanay ko, walang biro. So, magaling din ako sa math. Talagang pag nagbibilang ng pera, di mo madadaya dyan. Magaling ako sa math. Kaya laging gusto kong sumagot. Ayaw niya akong pasagutin. Animal yung teacher ko na yun. Ayaw niya akong pasagutin. Yung pala, ang gusto niya sumasagot yung mga pugi, inahawakan niya yung kamay. Ay, yung paa. Yung hita ba ginagano niya. What's the answer? Pag ako nagtataas ng kamay, ayaw akong tingnan. Walang niyang yun. Hindi ako nagbibiro sa kwento kong to, ha. At yung teacher na yun, nung matanda na ako, mga 30 na ako, 30 years old na ako, nakita ko talaga, napanood ko sa TV Patrol, nahuli, na nasa ibang eskwelahan na, wala na doon sa aming sa Clarita, na nandun na sa ibang eskwelahan, nahuli ho ng molestya. Kaya tama ito, eh, agree ako dito. Dapat, ito mga teacher, hindi pwedeng mag-message-message yung mga, kasi style ng mga teacher, iha. O kaya naman lalaki naman, 'di ba? Kasi ang technique niyan, ibabagsak ka kunwari, tapos pagka kailangan mo papakiusapan ka, 'di ba, na maipasa, tapos kailangan may special project. Punta ka dito sa bahay, may special project ka. Yung mga laos. Kasi sa totoo lang, ako nga, dapat talaga iniimbestigahan yung mga teacher bago pumasok. Lalo na ho yung mga, hindi ko nalang sasabihin, baka sabihin diskriminasyon ako. Dapat ho talaga iniimbestigahan yan. Kasi delicates minsan, eh. May mga ganyan talaga. Hindi mo, nung panahon ko pa lang may mga ganyan, eh. Paano pa kaya ngayon, di ba? Mapwera na lang kung magkamag-anak. Ayon mismo kay Vice President at Deped Secretary Sara Duterte, hindi dapat magkaroon ng pagkakaibigan ang mga guro at estudyante sa labas ng paaralan. Recent incidents, no, ng mga teachers natin na lumalabas with their students, it's either nagiging suspect sila or nagiging biktima sila. So nire-remind namin lahat ng mga teaching and non-teaching personnel natin na dapat unbiased tayo at merong linya between our work and ang ating mga learners. And ang pagiging magkaibigan dapat nasa loob lang.
ng classroom or school setting at hindi natin dinadala sa labas. Suportado naman ang samahan ng Parent Teachers Association. Ang dapat yung ano, yung... Ay! Ay! Ba't may nagbanggit? Paano mo nakilala? Wala akong binabanggit. Nagulat ako dun ha. Kalam nung isa. Hindi, alam mo, dapat itong mga estudyante na to, kasi may mga estudyante rin naman eh, nananadya eh. Yung mga skirt nila, anong tawag dito? Above knee. Dapat walang ganun. Dapat pinagbabawa. Kasi may nakita ako mga estudyante, yung above knee, yung skirt. Hindi naman, ako, andali ah, klaruhin lang natin ha. Hindi naman, wala naman akong problema sa mga sexy. Kaya lang, ano ho yan eh, ibang usapan pag mga bata, dapat talaga hindi mga mahahalay ang suot. Kasi nakaka-tempt din yung sa mga teacher, lalo na yung mga gurong manyakon. Jocelyn Pabros, maraming salamat. Grabe naman isa dyan. Huwag mo nang banggitin yung pangalan ha. Sama yung ginagawa mo. Provision na ito. Nagkakaroon sa mga too much familiarity yung ating mga teachers between students. No? So, ay ba, no? Meron din ako mga cases na ganyan. Mat siya, nung panahon namin, mat, ang tinuro niya. Science ba? Mat, ang tinuro niya. Nung time namin, ewan ko sa time nyo. Baka magkaiba tayo ng tinutukoy. Pero nung time namin, mat siya, sigurado ko, tandang-tanda ko yung mathematics yun. Alam ko, sa science, iba teacher namin, kilala ko eh. Siguro nagpapalit-palit sila, baka nag-science siya. Oh. Para mapag-usapan niya yung biology, yung katawan ng tao. Di ko lang alam, ha? Sobrang lapit ng ano, ng pagkakalapit ng mga through social media, yung mga players ko, yung mga scholars ko, nagkaroon ng ano, lalo na sa palarong pambansa, ano, nagkaroon sila ng two cases of... palarong pambansa, kasi exciting yung mga ano, lalo na sa intrams, yung mga naka-volleyball. Huwag ganun! Sexual abuse, no? Ang mga bata. So, dapat kailangan talaga ilimit yan, no? Pabor din si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas sa paalalang ito ng DepEd. Mahihirapan nga lang daw kontrolin ang mga pag-uusap sa social media, lalo't madalas sa mga group chat tulad ng FB Messenger, nakikipag-usap ang mga guro sa kanilang mga estudyante tungkol sa kanilang mga gawain sa klase. Ay, hindi naman natin yan maiwasan. Minsan, babatiyan kanila ng happy birthday. Siguro, ang pinaka-importante po rito ay self-regulation. Hanggang saan yung pwedeng gawin? Bakawag ganyan! Hindi ako pabor dyan sa self-regulation! Wala magsi-self-regulation! Dapat talaga, maganda na nga ito sinabi ni, ano, ni ating Vice President Sara Duterte. Buti naisip niya ito, no? Hindi maganda kasi yan. Dapat talaga hindi. Bawal. Bawal nang mag-message. Hindi kasi weird eh, weird. Hindi ko nga alam mo nung napakinggan ko to, unang reaction ko dito ha. Pwede na pa lang ganun. Hindi kasi siguro sabi nga nung ibang nakausap ko dahil sa nagkaroon ng face ano eh, yung hindi face to face, yung 'di ba, yung school homes, yung sa bahay lang, 'di ba, online schooling lang. Kaya siguro nagko-communicate sila through Messenger, to Viber. Pero ngayon, since face-to-face na, wala na dapat ganyan. Kung weird nun ha, magte-text yung teacher mo, oh, kamusta ka na? Nagawa mo na assignment mo? Pang-porno lang ang datingan. Pangit naman yun, kaya mabuti itong ginawa. Kasi nga, siguro, naging normal na nung panahon ng pandemya dahil wala ngang pasok, physical na pasok, di ba? So, naging normal na yung mag-text-text, mag-message-message. Pero since ngayon, may face-to-face na, eh dapat wala nang ganun. Oh. O kaya, paano na kung online class? Kunwari, halimbawa, online class. Pwede lang mag-message ang teacher through the group school. Ibig sabihin, halimbawa, meron naman yan sa, ano, sa Facebook, yung group, di ba? Group, pwede mo namang i-private eh. Dun sa group, kunwari, yung classroom mo, okay yun. Di ba? Panalo yun sa classroom mo. Eh, yun ang pwede mong nandun lang. Class, ganito, matino, kasi yung pangalan nung ganun yung mga school, ano namin classroom namin, matino,
yung classroom, yung pangalan, no? Kaya mabait classroom, ganun sa amin doon. Doon lang, pero ipa-private mo lang. Ibig sabihin private, yung class, yung mga estudyante lang ang naandoon, di ba? So, pag nag-message ka doon, no, ikaw, Kurdapia, gawin mo yung assignment mo. Oh, at least, alam ng tao, alam ng mga kaklase mo yung message ng teacher mo, di ba? Hindi pa pwede yung private. Delicate naman yun. Hindi, sa totoo lang. Kasi kahit nga ako dito sa ano eh, sa, eto, walang biro ito ha. Oh, segue tayo. Kahit nga ako dito sa channel ko eh. Wala ako tayong pinipersonal na message na ano. Wala. Kahit siya si Ana Ruth, message na message. Di ko nga sinasagot siyang ano na yan eh, yung hinayupak na yan. Hindi, joke lang ha, Ana Ruth. Biro lang. Pero hindi, kasi nga, I know myself na kung hanggang saan lang, okay? Hindi sa pagiging masungit, okay? Kaya lang, dapat may ano, merong limitasyon. Merong hanggang dito lang. Pwede mag-message through the group chat, payag ako doon. Pero yung pe-personalin, kaya kita nyo nangyari nung kay Arlene. Oh, 'di ba? Nag-assume. Bakit? Nagme-message ng personal. Sinagot siguro ng konti. Tapos nung hindi na sinagot, nag-assume na. Kaya ayoko talaga ng ganyan. Alam yan ni Boss Dada tsaka ni Coach Oli. Ayoko nang pinimessage ako ng personal. Ang kapal pa nga nung iba, tatawag pa eh. Huwag na. Mapalalaki, mapababae, ayoko. Pagka personal na, private moment ko na yon. Kaya nga ako hindi nag-jowa. Ayoko nang may kausap. May... Tapos may message ako ng personal. Di ba? Ayoko nang ganun. Kaya nga ako hindi nag-jowa. Tapos demand. Hindi sumasagot. Pakialam mo. Kaya nga ako hindi nag-jowa. Ayoko nung dinidemand ako hindi sumasagot eh. GC, okay lang. Di ba? Dapat ganun lang. Kasi pagka ano na, delicates na yan. Alam nyo, maniwala kayo. Even in my group, especially yung mga bago, hindi ko mini-message ng personal as a manager. Hindi. Laging nagme-message ako through group. Kasi iba na usapan na yun eh. Iba yung pagka nag-personal na. Kasi may mga ganyan. Maniwala kayo sa akin, sa tagal ko na manager na mga guys. Ay, nakpo! Sorry ah. Kikwento ko lang ah. Meron talaga dyan yung bubuladas ka para makapasok sa grupo. Yung sasabihin sa'yo, ano ba ang gagawin para makabalik? Ganon. O kaya ano? Ay, maniwala ka. Hindi ko sinasagot. Di ko nga sinisin eh. Kung gusto mo mag-message, so mag-message ka dun sa group. Kasi ginagawa ko pag may trainee, gagawa ko ng group chat. Nakasama yung buong Mocha Girls. Group chat, Mocha Girls, at saka yung trainee. Oh. Para gusto mo mag-message, dun ka. Gusto mo kitang i-message, doon din tayo mag-message. Hindi ko pwedeng i-ano. Kasi may mga ganyan talaga yung dadaanin ka, yung aakitin ka para makapasok. Hindi nyo akong madadala sa ganyan. Dahil ako, mataas ho ang radar ko sa ganyan. Hindi ho sa nagmamalaki ako, pero ayoko ng gulo sa buhay. Maniwala kayo. Kahit itanong si Dada, ayoko ng gulo sa buhay. Ayoko ng pinipersonal ako nga. Kaya tama, kaya ako gustong-gusto ko 'to. Yung sinabi ni Vice President, gustong-gusto ko 'to. Nagtaka nga ako eh. Sabi ko, bakit ba naman may ganyan ngayon? Yung pwedeng i-message ng teacher, pambihira buhay. Di ba? Hindi pa pwede i-message ng teacher. Buti ngayon, dapat nga gawa ng batas 'yan eh. Unless magkaroon ng exemption na pwede mag-message kung group. Pero yung private, hindi pwede. Wala bang private o exclusive interview ba? Hindi ako mapahig sa ganyan. Magulo lang. Alam nyo, ito lang ang lagi nyong tatandaan. Isaksak nyo ito sa kukote ninyo, ha? Mga kalalakihan, isaksak nyo ito sa kukote. Ito, hindi to biro. Hindi ako nagpapaka-religious dito. Isaksak nyo sa kukote nyo ito. Ang demonyo, na andyan niyang parang leon. Ang demonyo, nandyan niyang parang leon na sirain ang buhay mo. Sirain ang buhay mo, destroy and kill your life. Papaano kill your joy, destroy your life. Gagawin at gagawin niya maya't maya ang mangungulit. Ititim ka niyan mangungulit yan. Pag sinabi na ng Diyos na huwag ka nang pumatol sa ganyan dahil alam mong ikasisira mo yan, paniwalaan mo na yun. Hawakan mo na yun, panindigan mo yun. Bakit? Yung sasabihin mo, minsan lang naman. Hindi, yung minsan na yan could destroy your life. Yung minsan na yan, pag naipasok mo yan sa sarili mo, it will kill your joy sa buhay mo. Mas mabuti pa, pangawakan mo na lang yun,
malinis ang konsyensya mo, happy ka, di ba? Yan ang tandaan ninyo. Ito, hindi ako nagbibiro pero inilagay ko sa utak ko yan mula pa noon. Natuto na ako dyan. Sabi ka na. Natuto na, ibig sabihin nag-fail. Kaya ikaw, Ana Roth, huwag kang message na message kay Yorme. Mahiya ka naman, may asawa na yung message po na message. Pinukulit mo, ba natutulog daw? Hanggang saan yung pwedeng relasyon, level ng relasyon ano, ng, sa social media ng ating mga teachers doon sa kanilang mag-aaral o doon sa mga magulang po. Sa susunod na linggo raw, maglalabas ng mas malinaw pang detalye ang DepEd tungkol sa inilabas na department order. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Yung pala ang ending nun, si Ana Roth. Tama, sinermonan ko lang actually si Ana Roth. Ana Roth, ha? Huwag message na message kay Yormi. Nakakahiya ba? Ang kapal ang mukha mo. Huwag mo message na message, ha? Pamaya, mga kinukulit mo yung Ray-Ban niya. Huwag kasabihin nun. Di ba? Huwag ganun. Okay, next.